Ewan ko yung isa pagkakarinig ko, no? Sabi niya dito, isa ka rin ba sa nakabalita na ako'y naging positibo? So, yun nga. Yo, what up? This is Sorry Child again. So, nagbabalik. Yun, try ko ulit mag-review ng isa pang song ngayong araw na to. Pero siguro baka the next day ko na to i-upload. Nga pala, again, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel or kadadayo lang at nabisita lang sa aking YouTube channel. Subscribe na kayo sa aking channel and click the bell button para updated kayo sa mga next kong vlogs. At tuloy-tuloy tayo ngayon, no? Habang may oras pa ako. Mag-review ulit ako ng isang track mula naman sa Rapping Kangkalo, kapatid, Monumento Clan, na si Jack ng Lady Master, yon, no? So, itong re-review nating track sa kanya ay medyo bago-bago pa to, no? And itong track na to is based sa kanyang experience sa nangyari sa kanya. And sa pagkakalam ko, tungkol to, about to sa pagkakalam ko lang, no? About sa COVID. Nga pala, shoutout sa iyo, Jack. Warap nga pala, shoutout nga pala sa lahat ng mga Monumento Clan. Yan, Batang Kangkalo. Proud to be Batang Kangkalo. Yun, no? So, try natin itong reviewin. And, sana magustuhan nyo to. And, I think magugustuhan nyo to kasi, kumbaga sa pelikula eh na ginagawa mga true story, di ba? So, yun. Pakinggan natin si Jack ng Lady Master and yun. So, pakinggan natin. Let's go. Yun, no? Manalig ka. Kumbaga, siya lang ang sandigan mo. Totoo yun, di ba? Wala tayong ibang lalapitan kundi ang ating Diyos sama lang. So, ito yung hook niya. May kasama siya dalawang babae. Hindi ko kilala kung sino yung dalawa. Pero sa tingin ko, artist din to ng Lady Master. No? Yun, maganda yung hook. Pakinggan natin yung verse niya rito kung ano yung sasabihin niya rito sa track na to. Sa mga oras na to, guys, kumuna magkwento. Mga tropa, kaibigan, makinig muna kayo dito. Isa ka din ba sa nakabalita na ako'y nagpositibo? Huwag ka na maya. Ewan ko yung isa pagkakarinig ko, no? Sabi niya dito, isa ka rin ba sa nakabalita na ako'y naging positibo? So, yun nga. Jack, no? Hindi ko alam kung mali yung pagkakarinig ko, ulitin ko na lang, no? Kung totoo man, eh, sana nasa
mabuti ka ng kalagayan, and okay ka na. Get well soon, kapatid. No? So, balikan natin yung verse niya. Doon sa first verse niya, dito sa track na to. Matibay dating sandigan. Sa mga oras na to, guys, kumunda magkwento. Mga tropa, kaibigan, makanibuna kayo dito. Isa ka din ba sa nakabalita na ako'y nagsisibo? Huwag ka nang mayak, nabalitaan mo pa sigurado. Isa ako, pinadali, nasakit ako makala. Pari pa kayo ngayon. So, yun nga. Nadali, nasakit ako makala. Which is COVID. No? Pero, yun. Sa tingin ko, okay na siya. Kasi ito yung, itong ginawa na to, yung ginawa niya to, parang tapos na eh. Kumbaga nilathala niya lang tong itong istorya na to para lang malaman ng iba na sa pagkakaano ko dito sa kanta na to, no, sa verse sa track niya na to, no, para huwag ka pang hinaan ng loob. Kumbaga more on motivation tong track na to para sa mga taong tinatamaan ng pandemya ngayon, ang COVID, buisit na COVID na yan, no? Talagang sobrang laki ng apekto sa atin, no? Hindi lang sa Pilipinas, halos sa buong mundo, no? Pero at least mayroong mga ganitong track na nagpapalakas ng loob para sa atin. So, pakinggan natin ulit. Rewind, playback lang natin ng konti. Nabalitaan mo pa sigurado. Isa ako, nanadali, nasakit ako makalat. Pari pa kayo ngayon, kayo ay nagulat. Alam ko, kahit di na nag-chismis at nag-galat pa. Pero wala yun, masabi ko lang ay salamat. Salamat sa mga host na to, kami ay pinagali. Kaya lahat ng mga nagdurusa ay gumaling na din. Yeah. Kaya kung tinamaan ka ng virus, di ka naman dapat matakot. Iwasan mo, mawala ng pag-asa at malungkot. Yun, sabi niya. Iwasan mong mawala ng pag-asa at malungkot, no? So, motivation to, kumbaga, pampalakas na loob to sa mga taong napanghihinaan ng loob, na lalo na yung mga tinatamaan ng sakit na COVID virus, no? So, tingnan natin yung mga susunod niyang verse. Kaya kung tinamaan ka ng virus, di ka naman dapat matakot. Iwasan mo, iwawala ng pag-asa at malungkot. Palakasin mo yung loob at resistensya mo. Huwag kang magpaka-stress dahil yun ang papatay sa iyo. Oh, yun, sabi niya, huwag kang magpaka-stress kasi yun ang papatay sa iyo. Diba? Kasi karamihan sa mga nagkakaroon ng COVID, no? Siyempre, talagang pagka tinamaan ka ng ganung virus, lalo na ngayon, diba? Marami nang nawawala. And maraming nagkakaroon. So, halo-halo eh, ng, sa isip mo eh. Diba? Minsan yung iba nagkakaroon na ng anxiety, depression, diba? Pero sabi niya, yun nga, kasi based sa kanya experience, kumbaga, nilaksan niya yung loob niya, diba? So, nice message to. Maganda rin to pakinggan para sa mga taong napanghihinaan ng loob tungkol sa COVID, no? Playback natin ulit. Huwag ka magpaka-stress dahil yun ang papatay sa'yo. Bakit di mo subukan? Ngayon sa Diyos ay lumapit. Kaya niya pagalingin lahat ng uri ng sakit. Yeah, real talk yun. Diba? Kahit anong uri ng sakit, ano man yan, kahit yung itong pandemya na ito, basta matiwala ka lang sama, diba, sa ating Panginoon. God will make a way, and God is good, di ba? Amen for that. Grabe itong kanta ni Jack. Saludo sa iyo, Jack, at naka-recover ka na. And yun, sana tuloy-tuloy, at keep safe, kapatid. Tuloy natin ang next track mo, next verse mo. Pakinggan ko ulit. Pesta mo, huwag kang magpaka-stress dahil yun ang papatay sa'yo. Bakit di mo subukan? Ngayon sa Diyos ay lumapit. Kaya niya pagalingin lahat ng uri na sakit. Sa kanya lumapit ko. Manali ka kailan may di tayo itiwan. Sa kanya lumapit ko. Ang aming Diyos matibay dating sandigan. Sa kanya lumapit ko. Manali ka kailan may
magpapalay sakit na pwede gawin ng iba. Tititigan kanila mula ulong dagpaa. Yun. Yun nga, based on experience niya, siguro naka-encounter dito ng discrimination. Bakit kaya gano'n, no? Pagka minsan nga, nauubo ka lang, no? Maubo ka lang, eh, ng medyo mamutok-mutok, eh. Or sinisipon ka lang sa labas, di ba? Pagka gano'n, minsan, ititigan ka na kagad, eh. Di ba? Parang feeling nila may ganun ka na. Eh, what more nga, di ba? Na magkaroon ka ng COVID, di ba? Didiscriminate ka na, pandidirihan ka na, pagchichismisan ka na ng mga tao, kaysa ganito, ganyan-ganyan, di ba? Eh, dapat, sana hindi natin i-discriminate yung mga tao na nagkakaroon ng COVID. Diba? At, yun nga, eh, di ba? Imagine mo kung sa'yo mangyari, huwag naman sana, o sa iba mangyari, di ba? Tapos, eh, i-discriminate ka ng mga tao, kakatakutan ka, lalayuan ka, diba? Masakit yung ganun, eh. Diba? Eh, dapat tulungan nyo, imbis na, diba? Tulungan natin sila sa abon ng mga kaya natin. O, diba? Kung di man natin na kayang lapitan kasi natatakot ka, eh, muna lang silang pandirihan or yung kumbaga discriminate, diba? Sa halip, eh, the best niyan is pagdasal na lang natin sila, di ba? So, tuloy natin. Pa, basta kakatakot pa pala yung sakit na pwede gawin ng iba. Tititigan kanila mula ulong dagpaa. Tila, nakakadiri kulturing kanila. Para kapit ang tao, nabigla nilang naging basura. Yun ang pinakamasakit kesa magkasakit. Yung makinig mo, panihim ka nilang nilalae. Yun. Di ba? Talagang mas masakit yun, yung palihim ka nilang nilalae. Diba? At hindi natin masisisi si Jack. Diba? Itong MC na to. Itong FEMC na to na malupit talaga. Speaking of FEMC na malupit, talagang malupit to si Jack. Kasi isa sa mga masasabi kong malupit na FEMC sa Kangkalo. Diba? Patang Kangkalo yan, eh, si Jack and Monumento Clan, yon, shoutout sunod sa inyo. And ito yung parang tinatawag namin na the brat ng Kangkalo, diba, si Jack. So hindi natin siya masisisi kung bakit gumawa siya ng ganito, siguro para maging aware na rin ng mga tao na kumbaga ano na rin to, huwag silang katakutan, huwag silang kamuhian, huwag silang laitin, di ba? Yung parang isang tabi na parang basura, di ba? Kasi syempre, hindi naman, di ba? Makihirap yung ganun sitwasyon, eh. Kasi halo-halo yan. Maliban na lang talaga kung kasing tatag ka nito ni Jack, di ba? Kasi siya, naka-encounter na ng ganito, eh, di ba? Eh, yun. So, usog natin konti, payback natin. Kanila, para katos ng tao, nabigla nilang naging basura. Yun ang pinakamasakit kesa magkasakit. Yung makinig mo, panihim ka nilang nilalae. Pinadidirihan nila na yung ano para kriminal. Pero di nila alam, kahit di ba kong nagdarasal. Oo, sinama ko kayong lahat sa aking kasal. Di man ako banal, pero ako'y tao na marunong magmahal. Magmahal ng kapwa, kahit di sila naging mabuti. Kailangan kong suklian ang pag-ibig ko at pagigante. Hindi natutulog ang joke. Kahit na ganun yung ginawa sa kanya, kumbaga, hindi pa rin galit ang pinahiran niya. Sa halip, pinagdasal niya pa yung mga tao na tumalait sa kanya and nag-discriminate sa kanya, di ba? So, playback natin. Hindi mabuti. Kailangan kong suklian ang pag-ibig ko at pag-igante. Hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang lahat. Sa inspirasyon ko, kung bakit ko ito, nagsula. Sa kanya lumapit ka. Manalig ka, kailan hindi tayo itiwan. Sa kanya.
kayo nabalitaan na meron ng positibo, huwag nila masanang husgahan. Yeah, tama yun. Kung meron na tayong nabalitaan or alimbawa malapit sa inyo na nagkaroon ng ganung sakit or virus na tinatawag na COVID, eh huwag naman natin sila agad pandirihan, husgahan, diba? And sana pagdasal lang natin sila na sana gumaling sila, diba? So playback natin ulit ng konti. Sana naman pag meron kayo nabalitaan na meron ng positibo, huwag nila masanang husgahan. Naman awa ang kanilang kailangan. Pangunawa ang dapat sana nating ilaan. Di naman namin gusto na mahawak na kahawa. Ang coronavirus ay maaaring gumalik pa. Pero kailang gagaling mga chismos at nakilamera. Sila dapat ang gumutin na di na dumami pa. Alam ko din. Yan isa ng mga nakakasira, eh, no? Yung mga chismosa sa tabi-tabi. Kumbaga nagpapalala ng sitwasyon. Yeah. Playback natin ng ulit. Pero kailang gagaling mga chismosa sa kailamera. Sila dapat ang gumutin na di na dumami pa. Alam ko din, sinubok lang ano pa na ng panataya. Kaya buong buhay, buong puso kami nagtiwala. Amen. Alahanin nyo, Pilipino tayo, palagi matatag. Tiwala sa Diyos na may awa at habag. Walang pagsubok na di natin kakayanin. Manalangin, magsisay, yan ang sekreto namin. Di ako plastic, real talk, tunay na buhay to. Ako si Jack, salamat Ama, pinatatago ako. Diba? Yun nga, sabi niya, real talk. So, nangyari sa kanya talaga to. And nagpapasalamat siya at naka-recover siya. At yung sa pangyayari na yun, mas lalo siya naging matatag. So, saludo sa iyo, Jack. Saludo sa iyo, kapatid. At thank God at gumaling ka. And sana tuloy-tuloy pa rin. Keep safe pa rin, di ba? Kasi ang COVID hindi lang naman isa, dalawang beses . Di ba? Na pwede kang tamaan, di ba? As long na nandito ang COVID, walang yung COVID na yan, possible pa rin. Kaya konting ingat kapatid sa'yo and ganun din sa family mo. No? Napakaganda mensahe ito para sa mga napanghihinaan ng loob tungkol sa COVID. So tuloy natin. Tapos ang track na ulit, another track. So, nice message kapatid, nice track. Palakpakan natin si Jack. And saludo sa iyo. And yun, itong kanta na to ay sa para sa mga, katulad na sinabi ko, para sa mga pinanghihinaan ng loob na nagkakaroon ng COVID. Totoo yung sinabi niya, wala tayong ibang sandigan, wala tayong ibang malalapitan pagdating sa ganitong bagay, kundi ang Diyos lang, di ba? Walang ibang makakatulong sa atin. At, and yun, syempre, about COVID, sana matapos na itong pandemya na ito, no? Sana, kahit hindi pa matapos itong 2020, matapos na yung COVID, kasi napakalaking epekto sa atin, no? Hindi lang sa isang tao kundi sa lahat. Kahit ako, di ba?
affected din ako. So, ang hirap, mahirap yung ganitong sitwasyon. Halos hindi tayo makagalaw. And, yun. Maraming salamat nga pala sa oras na pinagkaloob nyo at dito sa pakikinig sa aking at panonood sa aking vlog. And abangan nyo ulit ang mga susunod kong vlogs. Marami pa tayong kalungkapin ng mga tagong yaman, mga underrated MC, underrated FMC, di ba? Maraming magagaling at hindi lang basta angas. Marami kang makikitang underrated na gumagawa na may kapupulutan ng aral. Hindi lang basta banat, di ba? So, yun. Kaya nga ginawa ko itong segment ito, itong underrated MC, para mabigyan ng pagkakataon yung mga artist natin na nasa ilalim, no? Na kumbaga magawa natin hanggat maaari na maiangat din sila at matulungan natin kahit sa ganitong paraan, no? So, big props sa iyo, Jack, and sa lahat ng artist ng Monumento Clan. Saludo po sa inyo, mga kapatid, mga tropa, mga kap, no? Shoutout siya pala kay Duke, no? Isa sa mga malupit din tong si Duke kasi nagba-vlog din to eh. So marami na siyang artist na na-interview na kilala na mga minsan pa nga yung mga legendary, di ba? Mga icon natin. So, yun. Again, salamat ulit sa panonood. At again, this is Ari Chayo. Lagi niyo tatandaan, lalo na sa mga underrated MCs, underrated MC, tuloy ang larga. Kahit marami gusto kumekta, tuloy ang larga. Sa yung saranggola, marami ang pisa. Sa saranggola, sa lipungin mo ang hangin ng malakas, hapaan ng pisa.